ito po yung aking ano, in order po yung nasa picture. So, bubuksan natin siya, guys, para makita ninyo. Nagkakalaga po siya ng ano, ng 900 po. So, siya po yung pinili kong timbangan kasi po siya yung pinakamura doon. Tingnan natin kung ano nga ba, maganda nga ba. Ayan guys, ang laki ng box niya, pero magaan po siya. Magaan po siya guys. Charger siyang kasama at sinaksak na po namin siya. Tapos eto meron siyang plato na lalagyanan ng ano. So eto na guys, pagkasaksak namin, binuhay lang po namin siya. So eto na po ang pag price 60 grams. Ayan po, wait, ayan na po, makakapag start na rin po kami ng aming munting negosyo. Pero ano? Paano yan, Papa? 20 per kilo yung ating... Ayun, yung price natin ng ating ano, 120. Ito yung ano mo. Tapos, dito natin makikita yung presyo niya. Diba, guys? 14 pesos lang yan. Ang galing, diba? So, hindi na tayo magtatansya sa mga lumalating mga ano... timbangan, katulad po nito. Oh. Guys, yung ano ko, lumakong timbangan, kasi nahihirapan kami rito magtansya kung anong presyo, alam mo kung mahina tayo sa math. So, ito po yung aking lumang timbangan. Ayan. So, hindi na muna natin siya magagamit. Pero dito lang, dito ko lang po muna siya ilalagay, guys. Iti-display ko lang siya dyan dahil ang mahal din po nang bili ko rito guys. Oh. Katulad nitong bago na to, may sarili na pong computation. I-add mo lang po rito guys kung ano po yung price na inyong itinitinda. Tapos kahit isang piraso, dalawang piraso, malalaman nyo po agad yung total price po niya sa mga inyong mga tinitindang mga bagay-bagay. So, yan lang po. Madali lang po yan para po sa mga mahina rin po sa makuntada. Ayan, mahina po sa... Oo, ba't gumagalaw? Ito po yung ano, yung sa labas po. Kunwari po, di ba? Kasi tindera ka doon. Kasi loob, at dito naman sa labas yung ating mamimili. So, ano po yung pinindot nyo doon, makikita niya po agad dito, guys. So, mare-reflect agad po niya. O, makikita niya ang kanyang babayaran ka agad. Diba guys, ang galing. High-tech na talaga ngayon. Then guys, so, tapos ko na ipakita sa inyo. Itatago po muna namin ito guys. Dahil wala pa naman po kami ngayon. Ititinda ng mga gulay-gulay. Isda. So, ilalabas lang po namin ito kapag ready na po ulit kami makapagtinda ng mga bagay na gusto namin itinda. Yung
bili ko rin po guys sa lumak ng timbangan, ay nagkakalaga rin po yun ng 779 pesos guys. So, matibay naman po siya guys, kasi sobrang tagal na rin po sa akin noon. Yan po ang ginagamit ko sa pagtitimbang ng bigas. Yung kinikilo-kilo na bigas na aking itinitinda. So, kaya pag sa ngayon ay magpapahinga muna siya at ito po muna si electronics muna ang aking gagamitin. Ayan po, sa mga magtatanong po kung magkano po ito nabili, ay nagkakalaga po siya ng 965 pesos. Very affordable na po siya sa kanyang presyo dahil kasama na rin po sa kanya ang shipping fee po na mga ino-order natin sa Lazada man yan or Shopee. So guys, ito nakaluto na rin po ang aking asawa, hotdog with itlog. So mag-almusal na po tayo kasi pagkagising ko naglinis lang po ako ng aming higaan at pagpunta ko dito ay linag ko na po ang aking electronics na aking timbangan dahil nga po ay excited po akong ipakita sa inyo ito guys. So tara na guys, kain tayo ng almusal. At meron din po kami tuyo. At yung aming sabaw na noodles ay nandun pa po sa kusina. So that's it for today guys. God bless po sa ating lahat. At pagpalain tayo naway ng ating may kapal. Bye bye. See you on the next video. Ito po ang aming almusal guys. Tapos may tuyo. Kanin. At ito po ang aming sabaw na noodle. Init-init pa po yan. Dito na mga anak, kain na tayo. Init! Kain na tayo anak. Pwesto na dito. Bunsa ah. Yan po yung kanyang pagkain ng musal. Ay nako, Diyos ko dahil meron ano dito. Ito yung bisita. May bisita tayong ano, under pillar. Ayan guys, oh, pinalbo yung kaganda-ganda pa naman itong halaman na ito ng mulaklak. Ayan siya, oh. Ngayon ko lang siya nakita dito. Ngayon umaga. Nagpakasawa naman talaga sa pagkain ng aking halaman. Ayan, oh. So, sobrang dami niyang nakain. Ayan, nakatain siya. Ayan guys, sinulog niya yung ano, motor niya doon. Ayan, mayroong nagtitinda ng halaman guys. Tignan natin kung may magustuhan tayo. Ito, para sa lamok ka? Wala na bang kawad dyan? Ano ba to? Outdoor, indoor? Dito pa indoor, outdoor. Anong pangalan niya? Batten grass, sa lamok. Batten? Wala nang tawad kuya? Pang lamok, tsaka to. Ayun. Gaganda pa naman, oh. Sa iba bintahin, sige na rin dyan. Alin? Ano to? Mamanin. So, nakabili tayo ng halaman na pang kaboy raw po ito ng, ano, ng lamok. So, ayan guys, ilalagay ko ito sa loob ng aking bahay. Kasi pang kaboy daw po ito ng lamok. Kasi mas maganda ito, kaya ito po yung napili ko. Ito nga pala guys, yung aking mga halaman. So, yung rose ko ay namukadkad na naman po. Ayan siya guys, namupadkad na naman, white na white po siya. Alam nyo guys, may kakaiba rito sa aking rose. Eto, may rose akong white, pero namunga po siya ng light pink. Hindi na lang siya nagpurong pink, so naglight po siya ng pink. Eto,
isang puno lang siya guys, white talaga siya guys, pero meron siyang konting pink na ano, so nahaluan siya ng konting pink. Pwede pala yung mangyari guys, no, white yung kanyang puno, tapos pag siya ay namungan, meron siya konting light pink. Ito po siya, oh, light po siya pagka pink. Wala na po itong isa, nakalbon na po ng caterpillar. Ito naman ay bigla naman po siyang namulaklak at yumabong po yung kanyang bulaklak. Ito po talaga, ang white na to ay hitik na hitik po talaga siya sa bunga. Talos ng gusto ko sila guys. May white black naman tayo. Hello mga friends, good morning po sa inyong lahat. So today ay maglalaba ako guys. At saka nga pala, ipakita ko sa inyo yung aking na-order kagahapon sa Lazada na bato. Hindi po yung bato ni Darna. Yung bato po ito na kulay white po na nilalagay po sa mga pang display natin. Pang indoor plant po guys. So hanapin ko lang guys ha. Pinakailaman po kasi ng aking mga anak. So hanapin ko muna. Guys, ito nakalagay siya sa my box at kagahapon pagdating niya ay akin na pong binuksan. Ito po siya, galing po siya sa Lazada. So, ito po yung aking in order na 205 po. Yun guys, 205 siya guys, ang aking pagkakabili. Kasama na po yung delivery po, hindi po siya pre-shipping. Kasama na po yung delivery. Kasi guys, napapangitan ako tingnan yung palmera ko na nakaganon lang siya. Tingnan nyo guys. Kasi yung binibilang ko guys na ano na halaman, ganito rin po yung kayang paso sa palmera. Tapos may mga white po siya guys. Tapos in binibenta niya sa ng 450 po. Okay. Eto guys yung aking palmera na inilagay ko na sa ano, sa lalagyan. At nandito na po siya sa loob ng aking bahay nilagay. So, today ay lalagyan po natin siya ng pang-display niya sa loob. Pinag-iwalay-iwalay ko yung aking palmera. Hinati ko siya sa tatlo. So, ito po yung isang pinakamaliit. Sana ay lumabong rin siya o humaba rin po siya katulad ng isa guys. Ito po siya guys. Oo, ito siya. Buhay naman siya guys. Sa pagkakaalam po, buhay siya. Kaya lang, maliit lang talaga siya. O, naidukduk ko siya maigi doon sa pinakaloob. Kaya lumiit siya. Pero sa aking pakiwari ay buhay na buhay po siya. So lalagyan din po natin siya ng white stone para po elegante siya tingnan dito sa ating loob ng ating bahay. Ito.
Hindi ko alam kung patay siya guys o hindi. Pero naninilaw na yung kanyang mga dahon sa tatalian ko daw. Baka buhay pa yung kanyang pinakaugat. So ito lang po yung ano kasi minsan na-electric pa naman po ito guys. Kaya ayun. So isusurvive natin siya guys. Hindi muna natin siya lalagyan ng ano kasi baka mamatay siya. Ay tatanggalin din natin bato para tatanimag po natin siya ng iba pong palmera po dito. And guys, so daily vlog po tayo ngayon guys. No? So maglalaba po ang inyong lola. Ang gamit ko po sa aking paglalaba ay surf powder at surf fabric conditioner. So ayan po muna ang ating ano, kinuha ko po ito sa aking tindahan. Pagamat ay hindi tayo nakabili ng ating gagamitin dito sa ating kusina ay sa tindahan po muna tayo uutang. Pero anyway, guys, papalitan ko po ito dahil ayaw po natin na ayun na ikalugi ng ating tindahan dahil ay luging-lugi na nga po ay lulugin palalong hardin. So, ganun lang po ang ating gagawin. So, nakapagsangag na rin. Ulam namin, piniritong itlog. At kalong na ipinirito rin. Ayan guys, so tapos tinit na lang tayo ng kape. May isda pa kami natira kagabi. So ininit-init lang natin yan guys. Tapos pwede na natin yan siyang kainin. Siyempre guys, bago tayo kumilos sa araw-araw natin mga kikilusin. Ngayong araw na to ay kailangan natin malagyan ng gasolina or malagyan ng ating stomach ng ating mga ng ating kakainin ngayong araw. Sabi nga po nila guys, ang pagkain daw po sa umaga ay kailangan daw po ay queen and king po ang hapagkainan sa ating agahan para po ay malakas po ang ating katawan sa umaga po natin kakikilos dito sa ating tahanan. Ayan guys, sobrang makalat po tayo ngayon guys dahil kagahapon ay hindi po tayo talaga nakapag-inis at saka ayan po ang aming kalat sa aming bahay kaya mamaya ayun ang aking labahin. Ayan. Kaya, pagpasensyahan nyo na guys, ang aming kalat for today. So, madali lang naman po linisin yan. So, kailangan lang natin ng sipag sa araw-araw naman po natin ginagawa yan guys. Hindi na tayo, ano dyan, hindi na tayo iba dyan. Dahil yan na po talaga ang ating routine sa ating araw-araw na ating pamumuhay. So, start na po tayo kumain guys. Ito rin kami guys ng noodles, pang sabaw, sa aming kanin. Ayan, kakain na kami. Bibi, kain na. Good morning, Bibi. Ma, morning, ma. Good morning, guys. Good morning, guys. Ito naman si Kuya. Itong anak ko na tumahilig to sa isda. Ito po yung tira namin isda kagabi. Ayan guys, so mag-start na kami kumain. Tatanggalin ko po muna tong aking flower base dahil siya po ay nakakasikip sa aming hapagkainan. So, kain na tayo guys. Ayan, mainit-init pa yung aming kanin guys. Mainit-init pa. Ayan guys, yung aming plato. Hindi na rin po kami makabili ng aming plato guys. So, next time ay mag-hold tayo ng plato kung tayo ay may pambili. Ayan, may mga sunog-sunog na po yung aming mga plato, guys. Pero ganyan, hindi po yan hadlang na tayo makakain. Ayan ay mapapalitan kung tayo ay may budget para dyan. So, sa ngayon ay kumain na tayo at napakarami naghihintay na ang gagawin dito sa aking bahay.
So, naglalaban ako. Ayan, guys. So, malinis na ang ating sahig. Ay, dinisinfect na po natin. Yan ang Sonrox na may powder. At haba naman, binuksan ko yung aking electric fan para sa mga anak kong mga maliliit habang nanonood sila ng kwento sa my YouTube. Pakita ko ulit ang aking palmeran. Maganda. So, ayan na guys. Na-achieve na natin ang kagustuhan natin. Magkaroon siya ng white stone. So, ang ganda na nanila. Ako yung bulilit na palmera. So, dito tapos na ako dito guys. Mag-disinfect ng aking sahig. Pupunta naman po tayo dito sa labas. So, ito po, ay didisinfect ko rin po ito. Ayan. As you can see guys, may bulaklak na. May bago pala akong bulaklak guys. Ito. Ere. Ito po yung bago nating tanim na bulaklak na ang tawag daw po dito ay mini sunflowers. Kasi para siyang sunflower. So, meron po siyang version nito guys. Meron siyang kapatid na kulay white naman po yung kanyang flowers. So, yellow po muna yung ating binili. Susunod na po yung white. Dito talaga ako naiinis guys sa mga chinelas nila. Ipinapasok na talaga dito sa may loob. Gusto ko dito lang po yung mga chinelas. Ay naku, talaga mga bata. Sobrang kukulit. Yan, so dito naman tayo magpupunas guys. Lalagyan natin ng powder at Sonrox para malinis na malinis ang ating tahanan. As you can see guys, tapos na tayong magpunas ng ating sahig. May buko po kami na hindi pa namin na itatanim. Diyan ko lang po muna sa may basurahan nila guys. Pero kahit sa basurahan siya guys, ang ganda niya tingnan. Ayan guys, makikita nyo ay alas 10 na tayo natapos sa paglilinis ng aking bahay guys. So, magpa good vibes muna tayo dahil sa pagod natin pag tayo nakakakita ng mga pagagandang tanim o halaman ay matatanggal ng ating maibsan ng ating pagod guys. So, grabing tirik na tirik ang araw guys. So, sakit sa balat. 10 o'clock in the morning pa lang po ngayon. Pero tingnan niyo po, sobrang napakasakit sa balat po ng amin ngayon. Panahon ngayon, buti na lang, medyo fresh air po. May fresh air po tayo ngayon na nararamdaman. Ayan. So, yan siya nga pala guys. So, nagsasampay po ang aking asawa. Yan. Siya po yung taga-sampay, gawa ng ayaw niya raw ako umitin. Kaya siya na lang lagi nagsasampay kada ako ay naglalaba. So, it's almost done po lahat ng aking gawain bahay for today. Guys, that's it for today my video guys. Dito ko na lang din po tinatapos ang aking munting video. Maraming maraming pong salamat sa mga nanonood. At paki-subscribe and like po ng aking channel. So, God bless po sa ating lahat, guys. Malinis ang aking tahanan. Bye-bye! See you on the next video!